صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو بعد mga kapatid, assalamu alaikum. Gusto ko lang pong linawin yung issue. Actually, ayaw ko na gumawa ng video kasi parang hindi na humaba, pero may mga tumawag at sinabi nila na kailangan paliwanag mo na yung doon na yun is hindi kamatayan ng ating kapatid na si Ahmed Javier ang unais. So dahil doon is maglalabas tayo ngayon ng video, mga kapatid ng aking pinus, no, na o Allah, kung sakaling si Ustad Ahmed Javier ay nasa mabuti o tamang landas at katotohanan sa pagbibigay ng mga fitna na patwa na ito, pinanalangin ko din na pahabain ang kanyang buhay. Pero kung sakali na yung kanyang ginagawa mga fatwa ay fitna at magliligaw sa maraming mga taong sumusubaybay sa kanya sa kanyang page sa account sa Facebook. So ya Allah, huwag mo na paramihin ang kanyang panagod sa araw ng pag-uukom, kunin mo na siya. Mga kapatid, ang totoo, hindi ko kailanman hinangad na bawian ang buhay ng ating kapatid. At kailanman hindi ko hinangad na magkaroon ng masamang mangyari sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, maniwala kayo sa hindi. Sa aking pagsusujud, sa aking panalangin, kasama ko si Ustad Ahmed Javier na pinapanalangin na Allah buksan mga kanyang puso at sa kanyang mga pagkakamali ay patawarin mo siya. At hindi ko pinanalangin ang aktual si Ustad Ahmed Javier na kunin siya ng Allah. So ano bang nagtulak sa akin na ipos ang ganung panalangin? Mga kapatid, si Ustad Ahmed Javier ay hindi lang ngayon nagbigay ng mga fitna na patwa na nagbibigay ng kalituhan sa mga followers niya sa social media na nagdudulot ng pagkaligaw. Matagal niya itong ginagawa ng paman ng usaping music na ginagamit niya ang background para sa pagpapromote ng kanyang mga video, which is napakaraming dalil na ang music ay boses ni Satanas. At the same time, ito ay merong panggagaya sa mga kuffar na ginagamit nila ang music bilang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. O kung saan hindi ito ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid, actually, ayoko sana makialam sa napakarami ng mga fitna na fatwa. Ang totoo, alam niyo yan. Itong mga nakaraan, sa mga fitna na fatwa niya, pinagtanggol ko siya. At naging makatarungan tayo sa salita. Binanggit na marami siyang nagawa. Oo, marami siyang nagawa. May mga nag-Muslim at napatubayan dahil sa kanya. Oo, totoo yun. So, naging makatarungan tayo. Pero, sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano katigas ang puso ni Ustad Ahmed Javier kung paano niya naaatim na napakaraming nagpapayos sa kanya na ang kanyang fatwa ay mali. Pero, pinagpapatuloy niya ang kanyang sariling opinion. Mga kapatid, ang nagdulot sa akin na mag-post o nagtulak sa akin na mag-post ng ganun ay nung mabasa ko yung mga comments ng kanyang mga followers. Halimbawa ito, nung pinost niya yung about sa nakakalitong fatwa niya, about sa ninong, ano ang sabi dito ng kanyang mga followers? Basahin natin. Salamat Ustad from Dexter Longkaya. Sabi niya, salam Ustad kasi mayroong nagsabi sa akin gawin akong ninong at next month na yun. Kaya masaya ako kasi narinig ko ang payo mo. So, sipin mo ha. Sabi dito, mashallah, nasagot din na din ang tanong ko tungkol sa pagninong kasi may kumukuha sa akin. Pag ang sagot ko po ay okay lang, huwag lang isulat ang name ko. So, sa huli, pinapasalamatan niya pa ikaw, Ustad, dahil sa iyong nakakalitong fitna na fatwa. Ayos po, Ustad, nalaman ko hindi pala ako lumabag sa aking relihiyon sapagkat ako po ay kinukuha ninong. Pero pinaliwanag ko bilang isang Muslim na ako po ay bawal pumasok sa simbahan. So ibang comment, malditan to pa ako, nandito nakasulat. So, mashallah, pwede pa rin maging ninong at isang Muslim sa binyag ng bata. Yung punto pa lang ngayon ay nakakatuwa na. Okay lang, kahit di na sumali sa seremonya kasi Muslim siya at dapat respetuhin yun. What more important is yung katotohanan na ninong siya kahit di na siya mag-appear sa seremonya. Sa ibang kuan, sabi dito, alamin love, kala ko haram pa din, alhamdulillah, naliwanagan din ako kasi ninang ako pero hindi ako kasama sa ritual sa simbahan. Pero pwede pa ako magbigay? Pwede ba ako magbigay? Pwede ba ako na magbigay hadiya pag panahon ng Ramadan o tinatawag natin Eid Adha? So, sa ibang comments, Epreboy Charimla, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ganyan po ang aking ginawa. Naging ninong po ako ng anak ng aking kaibigan na Kristiyano, pero hindi po ako sumali sa ritual. Shukran, Ustad, at least malinaw ang inyong paliwanag. Saludo po ako sa inyong Ustad. Mga kapatid, nung mabasa ko to, kinalibutan ako. Nakakilabot na isang nakakalitong patwa. Subhanallah, magbibigay ng kaligawan sa mga followers ni Ustad Ahmed Abiyar. So nakikita ko mga kapatid, matigas na si Ustad Ahmed Abiyar. Ilang beses ang tinawagan ng ating mga ulama, ng ating mga elders. Kausap ko sila at sinabi nila na tinawagan na nila si Ustad Ahmed Abiyar. Noon pa man pa ganyan pa rin paulit-ulit na style. So hindi siya nakikinig. So kaya at the time naisip ko na siguro hayaan natin ang Allah umaksyon para sa kanyang situation. Dahil kung totoo na siya na sa katotohanan, mahabain naman ng Allah. At kung siya ay nasa kamalian, sana inap na yung mga fit na ginawa niya para hindi magpabigat sa kanya sa araw ng paghukom. Mga kapatid, una, ito ay nasabi ko, ito ay nasa hadith. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit sa hadith na pinapanalangin niya na o Allah, kung ang buhay ay makakabuti pa sa akin, buhay niyo pa ako. At kung ang kamatayan ay mas makakabuti sa akin, bawiin mo ako ng buhay. Mga kapatid, ito ay sinasabi o binibigkas ng sugo ng Allah para turuan tayo sa ating mga sarili na magkaroon tayo ng tamang pananaw pagdating sa kabilang buhay, na ang mundong ito, kung puro kasalanan ang iyong ginagawa, mas mainam pa, mabawi ang kanilang buhay. Pero kung kabutihan, pabain nawa ng Allah ang buhay. Ito ay every bawat isa sa atin ay magdudoan ito. Pero mga kapatid, na idu ako to kay Ustad Ahmed, hindi ibig sabihin nais ko ang kamatayan sa kanya. Wallah, hindi yun. Bagkus ang dinudo ako na aktual sa Allah, ay patawarin siya at pagkaluban ng tawbah. Pero kung bakit ito naipos ko, sa intention na baka sakaling ang dua na ito ay magbibigay ng takwa, takot sa Ustad Ahmed Abiyar. Nakatakutan niya ang Allah sa kanyang mga fitna na fatwa na maraming maliligaw. Yun ang intention ko. Parang kung ano, pang ultimato ba? Sana baka magising ang kanyang puso. Pangalawa, ito'y habag din sa kanya. Mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, ang tunay na nagmamahal sa kapatid ay yung tinatama niyang kapatid at tinutulungan niyang maiahan sa pagkakamali. Siguro, oo, masakit. Mahasaktan yung mga pamilya na Ustad Ahmed Abiyar. Mahasaktan yung mga followers niya. Pero hindi kayo dapat masaktan. Kung tunay kayo nananampalataya sa Allah, walang mangyayari lahat sa atin maliban na lamang sa kapahintulutan ng Allah. So kung si Ustad Ahmed Abiyar ay hindi guilty at iniisip yung tama siya, mga kapatid, dapat ngumiti siya kasi nasa panalangin pahabain ng Allah ang kanyang buhay. Pero kung siya guilty, dito mag-isip na siya. Magkaroon siya ng takot sa Allah. So mga kapatid, about sa sinabi ni Ustad Ahmed Abiyar na magkakaiba ng opinion, ito ay nangyari din sa mga unang scholars na magkakaiba ng opinion pero ginagalang. Unang-una, Ustad Ahmed, huwag nating ikumpara yung situation natin sa situation ng mga ulama na mga nakalipas. Sapagkat ang mga ulama na tinutukoy sa batas ng sharia at akida na nagkaiba-iba sila ng opinion, sila mga ulama na mujtahidin, mga a'immatul kibar, sila mga malaking ulama, madhab al-Imam al-Shafi'i, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, ang mga muhadithun, ang apat na ang mga aklat ng hadith, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sila yung mga ulama na tinutukoy ng mga nagkaiba-iba ng opinion. At tandaan mo na ang pagkakaiba-iba nila ng opinion sa isang usapin ay sa mga usaping batas lamang ng far'iyah, fil masail al-far'iyah la fil usul. Huwag mo kakalimutan yun. Ang kanilang pagkakaiba ng opinion ay sa mga yung mga branch, pero yung pinakang fundamentals, yung pinakang usul, pangunahing batas, hindi sila nagkaroon ng magkakaibang opinion doon o fatwa.